Sumuko ka na! Lahat ng demonyong kilala mo, tawagin mo na! Sa ginawa mong paratang sa Pangulo, akala mo lusot ka na! Akala mo lang yun, bakla! Hoy! Umaabuso ka yata porket pinagbibigyan ka! Lumalakas loob mo ah! Feeling mo yata binibaby ka! Kung mambastos ka ng Pangulo, ganun-ganun na lang ah! Putragis ka, nababaitan ka ba? Lumaki ba ulo mo nung sinabi sa'yo, resign lang? Hoy! Huwag kang kumampante, pinapadama ka lang! Ang lakas mong makasira sa gobyerno tapos hihingi ka ng budget? Budget para sa kabataan party list para sirain yung gobyerno? Buisit! Kulang ang resignation sa'yo. Dapat sa'yo binabartolina. Abasa ng sungay tapos putulan ng dila. Tapos sasampalin ko ng 3 beses partida kaliwa. Kasi sinong hindi manggigigil sa kanya? Pinapasahod natin para sirain yung buhay ng mga bata. Kawawa kang bata ka. Nagkamali ka ng piniling kasama. Ang batang matalino nagmamatsyag muna bago sumama. Kung marunong ka magbasa ng libro, kailangan marunong ka rin bumasa ng kasama. Tignan mo, pag-aralan mo yung malaking pagkakaiba. Yung magulang mo, kada alis mo ng bahay, sasabihin sa'yo, anak, mag-ingat ka. Eh si Raul Manuel, ano sasabihin sa'yo? Bata, lumabang ka. Yung magulang mo, ayaw na ayaw kang nadadapa. Eh dun sa bundok, tatamaan ka ng bala pag di ka dumapa. Yung magulang mo, kakainin niya na lang, isusubo pa sa'yo. Eh si Joma naman, pag kumanta ka, yung dulo ng baril isusubo sa'yo. Yan ang totoo. Kumikita sila ng pera dahil sa'yo. Boboto mo si Raul, babadgetan ng gobyerno. Magrarally sa kalsada, susweldoan ng gobyerno. Kung di ka ba naman loko-loko, binoto nyo si Raul para sirain yung buhay nyo. Pati kaming hindi bumoto sa kanya, dinadamay nyo. Real talk yan, bata. Kailan ka magtatanda pag matanda ka na? Dapat habang nagkakaedad ka, tumatalas ka. Parang jungle bolong laging bagong hasa. Para paglaki mo sa buhay mo, may labang ka. Huwag kang magpatalo sa kanya. Gamitin mo yung utak mo tapos pumalag ka. Huwag mong hayaang baliwin ka niya. Ikumpara mo yung sarili mo sa kanila. Sa tingin mo, panalo ka o panalo sila? O talo ka, panalo sila? Maiintindihan mo yung sinabi ko pag nagkaanak ka na. Magkaiba yung bobo sa tanga. Yung bobo kaya panturuan pero yung tanga hindi na. Isipin mo may anak ka. Inalagaan mo, minahal mo. Pagtungtong ng 14 sasama sa rebelde, ikakatuwa mo? Kung totoong mahal mo yung anak mo, papayagan mo? Eh paano kung matigas yung ulo? Mas matigas pa yung ulo kaysa sa'yo. Anong gagawin mo? Baka magulat ka, masapak mo. Baka yung iyak ng nanay mo, doble sa iyak mo. Tapos yung ginawang hagulgul sa'yo ng nanay mo, mas malakas pa yung hagulgul mo. Baka tumutulo na luha mo, tumutulo pa sipon mo. Sa galit mo, baka hanapin mo si Raul, masakal mo. Tapos sasabihin mo yung bayan, mahal mo. Bago kami maniwala sa'yo, ilagay mo muna yung sarili mo sa magulang mo. Ang totoong makabayan, marunong sumunod sa batas. Kung talagang mahal mo yung bayan, sana matagal ka na dyan kumalas. Sana bago ka pumasok dyan, pinag-aralan mo muna yung kakalabasan. Maniwala ka, hindi matatapos yung laban nyo kahit umidad ka pa ng 100. Magpapantay na lang yung 2 paa mo, hindi pa tapos yung laban. Saan kayo pinaniwala? Sa mga libro na yan? Sana pagkatapos nyong basahin yan, naghanap kayo ng katibayan. Andaan nyo, pag walang resibo, makintab pa sa bunbunan neto, chismis yan. Kaya huwag kayong maniniwala sa mga libro na yan. Ang naniniwala sa walang resibo, mangmang. Pag may nanira, tapos walang resibo, naku po, delikado yan. Di malabong kumitil din ang buhay yan. Basta dilawan, hindi marunong maglabas ng katibayan. Kaya tingnan mo yung mga naniniwala, lutang. Tapos ang lakas pa mag-demand ng budget para sa edukasyon ng mga bata. Ano yun, concern-concernan? Pekinis ka. Gusto mo palang mag-aral yung mga bata, edi huwag mo isama sa kalsada. Sigaw ka ng sigaw ng edukasyon pero tingnan mo yung mga bata. Imbis na mag-aral, pinahiga mo sa kalsada. Budget sa edukasyon. Ang peki mo. Budget mo mukha mo. Alam mo yung totoo? Hindi sila makapag-focus sa pag-aaral dahil sa'yo. Yung iba tumigil na sa pag-aaral dahil sa'yo. Inakwil pa nila yung mga magulang nila dahil sa'yo. Tapos kunwari, concern ka? Putragis, bad influence ka? Imbis na mag-review ng notes, nasa kalsada. Imbis na humiga sa kama, humiga sa kalsada. Budget daw sa edukasyon. Wow, don't me. Magsiuwi na kayo sa inyo. Saka stop kidding me. Tapos hunger strike, naghahamon ka? Kung gusto mong mamatay sa gutom, mag-isa ka. Subukan mo mag-hunger strike mag-isa. Buong bansa matutuwa. Tutulungan pa kita. Bubusalan ko yung bibig mo. Tapos yung 2 kamay mo, itatali ko sa paa. Para matapos na yung paghihirap mo. Pati kami nahihirapan sa'yo.
Wala bang tulog-tulugan strike dyan? Magtulog-tulugan ka lang kahit mga 2 months lang. Doon sa kama mo. Basta wag lang naming makikita yung mukha mo. Ano, kakasahan mo? Di ba ang tapang mo? Pwes hindi kami natatakot sa'yo. Matatakot lang kami sa'yo kung yung bakal nangunguya mo. Mahirap manggising ng gising. Saka mahirap kumausap ng lasing. Mas mapalad pa ang bingi na nakauunawa. Senyasan mo lang maiintindihan ka. Mas mapalad pa yung bulag. Hindi ka nakikita pero ramdam ka. At mas mapalad pa ang pipe na nagmamahal sa bansa at kayang magsalita sa puso niya. Hindi katulad ng mga kaliwa. Madalang pa sa patak ng tubig yung pwedeng magbago sa kanila. Sa lahat ng gustong magbago, salamat. Sa mga ayaw pang magbago, dapat kayong mag-ingat. Sa amin, hindi, mag-ingat ka sa kasama mo. Walang ibang magpapahamak sa'yo kundi yung kasama mo. Kaya kung may mortal kang kalaban, walang iba kundi yung kasama mo. Darating yung panahon, isisigaw mo yung pangalan ng mama mo. Pag umabot ka sa edad na 50, ang swerte mo. Pero huwag mong kakalimutan, hindi araw-araw birthday mo. Sa buhay na to, hindi patapangan, patalasan ng utak. Siguraduhin mong pag-angat ng paa mo, hindi ka magkakamali ng tapak. Minsan may mga salitang kayang tumalo ng boga. At meron ding salitang mas malakas pa sa suntok ng mama. Hello, father. Long time no see, ah. Akala mo lusot ka na? Akala mo tapos na? Paano ba yan? Featuring uli kita. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin nakaka-move on, ha? Di ba dapat yung move on sa'yo magmumula? Tapos ituturo mo sa kanila? Dapat nga, di ba, role model ka? Baka nakakalimutan mo, father ka. Acceptance ang dapat ituro mo. Dahil sa post mo, yung mga dilawan pinapahirapan mo. Imbis na magmula sa'yo yung move on, ikaw pa yung pasimuno. Maghihiwalay na yung taon, hindi ka pa rin nakaka-move on, father. Dapat sa'yo magkumpisal tapos buhusan ng holy water. Father, nakakahiya ka. Alam mo, father, hindi ka na nakakatuwa. Nakakatawang nakakaasar ka. Ang tagal na ng eleksyon, father, mag-move on ka na. Dapat nga matuwa ka kasi si Lenny nasa Harvard na. Nagtuturo siya doon ng subject na paninira. Ben, si Lenny wala na sa Harvard? Wala na sa Harvard? Ba't ang bilis? Huwag mong sabihin lahat ng taga-Harvard na inis. Sa bagay, sinong hindi magagalit sa'yo kung yung subject mo, chismis? Ang laki ng tuition sa Harvard tapos ituturo mo lang, chismis? Siguro sabi ng Harvard, Lenny, ikaw yung alis o kami alis? Ikaw yung lilipat o kami lilipat? Harvard! Ganyan talaga pag yung house leader nyo, angat! Malamang yung mga estudyante nyo yung utak pinulikat. Akala mo yung utak nalunod tapos nilamon ng dagat. Kayo lang makakaawat dyan, father. Hindi na siya cool. Imbis na umuwi sa Pilipinas, lumipat lang ng school. Alam mo, father, yung pagiging lutang niya, ini-spread niya. Siguro yung katwira niya, kung anong meron siya, kailangan meron din yung iba. Father, do you understand me? Nagkakalat siya. Lahat ng school sa Amerika, uubusin niya. Pati yung gasoline station, pasasabugin niya. Father, nakikinig ka ba? Yung Lenny nyo yung utak naglalag. Biruin mo sa gasoline station, nagbablog. Pag nasunog si Lenny, father, kasalanan mo. Nakuha mo pang manginayang imbis na awatin mo. Father, ano ba talaga gusto ni Lenny? Mag-teacher, mag-doktor o mag-attorney? Sa dami niya profession, father, baka malito siya. Mamaya pumunta yan ng korte tapos lahat ng complainant at operahan niya. Sabay diretso sa ospital tapos lahat ng pasyente kasuhan niya. Tapos father, nanghihinayang kayo dyan? Alam mo, father, sa'yo ako nanghihinayang. Father ka pa naman. Baka naman tumumal yung pledge. Every time I see you, father, I just shake my head. Kung gusto mong matuwa kami sa'yo, father, mag-subscribe ka rito. Kay Utol Old School Pinoy 2.0. Nagbabasbas din ng father yan pag hindi ka nagbago. Sa mga politika na tibole, yari, ibel, barubal, nandito na yung pinakamagtago ka. Kung isa ka sa kanila, hamalas ka. Pag nakita ka niya, hayari kang talaga. Yung mga politikong di parehas sa bansang Pilipinas, pinipilas kang pinakamaangas nating bida na si Ben Barubal.